Chester here kasi si Lina alone ang grabe namang hustle dito. NXP actually doesn't want the hari, no? They really acknowledge the strength of that hero. I'm always looking forward on what will be the H2O hero. I'm doubting na the Hayabusa. I'm starting to doubt the Hayabusa, no? Para dito ba? Parang pero parang preferential na to sa team chat. Pero ayun na nga, nag-highlos talaga. Kasi Hayabusa to. Army, lamay stun eh. Pag ang Hayabusa ba nagpalit ng shadow, susunod yung stun pag nabitawan? Oh, yung Crimson Flower, susunod yun eh. Oh, kahit saan. Hindi mo madadad siya ng agad eh. Kasi pag nagpapalit naman siya ng shadow, hindi naman siya nawawala sa map. Hindi, si Hayabusa. Maano siya eh, dumidiretso siya eh. Oh, dash siya eh. Parang counted siya as dash eh. Hindi siya blink. But this is a Bruno. Wow. Kagura. Parang next play. Hindi uminit yung Kagura eh. Hindi uminit eh. Hindi uminit. Pero malay mo, ma-prove tayo na mali. Yes, na of course. Team Chick. Oo. Kaso hindi talaga uminit yung Kagura eh. Si Kax ba hawak na itong Kagura, tol? Kax Gura, bro. Nako, tol. Tingin mo, Kweshin. Ako. Tinatry ko yung rationalize, tol. Tinatry ko talaga, pero... I'll go the long way, no? Parehas tayo. Hindi tayo pabor. Pero gusto ko na game 3. Ako, nagbibish ako ng game 3. Isasaganda na. Man, 8 hours na tayong nagsasalita. 8 hours na tayong naggagamulan. Hindi pa ba natin ito todo sa game 3? Oh, gusto ko rin kahit nga best of 5 yan eh. Kahit nga best of 7 eh. Payat nga eh. Pero real talk lang. Ang problema kasi yung drop. Pag nakikita mo talaga eh. Ano yun? Oh my. Nagura. Prove me wrong, Team Chick. I'm putting my vote on the next episode. Okay, let's go, ladies and gentlemen. 1-1. Para sa inyong drop. Ipasa na natin sa inyong mga shoutcasters. Manjin and Shinbu, take it away. Thank you, Manjin and Shinbu. Ngayon nga, mga kaibigan, dito na tayo ngayon. We're your casters. Para dito sa ating game number 2, NXP Solid versus Team Chick. Tandaan nyo po, mga kababayan, 1-0 na po in favor of NXP Solid. Isang 1-win lang. And there you have it. Ang pangarap ay maaabot. They're gonna be coming in as MPL professional team ngayong Season 6. The boys from Pampanga. Magagamit na ba ang ano ba yung kotse ni Doggy? Nakalimutan ko. Corvette. Kaso nga pala, hindi pala pwede. Hindi pala makakabiyahe. Wala pala tayong live show. Mga pass eh. Wala tayong live show. Kaibigan. So, ayan. Observing actually, no aggressive invades that are happening here right now. Tinatry hulaan ni Chester dito yung rotation. Pero nilagyan na lang ng trap. Kung hindi tatama yung arrow trap na lang. Nakikita mo na yung Chester ML na ML. Sauna pa sa first eh. Win eh. Oh, Crimson Flower tumama dito, but those are the volley shots. Tumama pa dito yung second skill with the extra stun. There you go. First blood para kay H2O. Another aggressive move para dito sa side ng NXP Solid. Batay na lang natin, Paul. Medyo, this is within expectations. Kasi ang ganda ipagtabi talaga yung Carmilla para dito sa, sa Bruno. Sure, stun ka. Sure, DPS sa Carmilla. Hindi mo naman talaga ipaprioritize yung Carmilla. Chester also targeting the top lane side. That's gonna be hotdog, free merienda ngayong gabi, mga kaibigan, na-reset din yung crab coin sa tabi, and we're gonna hit caps, receiving the ball coming in from H2O, may engage ka bang mangyayari dito, another flower from Yawi, buwang kahit baktan sila, relax lang muna yata to. Pero ang sakit ng damage dito, here comes away, pero ayun si Yawi, ito ang kalakasan ng isang Carmilla, kala mo malambot yan sa early, pero ang kunat yan dong, at ang maganda pa dyan sa Carmilla, naninipsip yan ng ng magic defense and ng physical defense. Yung man yung passing kasi vampira siya, legit yan. Mukha naman vampira. Mukha naman. No, pero legit yun yung passive. Naniniwala ako. Alam ko naman yung vampira. Kasi hindi ka naniniwala na vampira eh. Basta ikaw, maniniwala ako eh. Ako naman. Pago, di ba? Pago. Alright!
ano na nangyari? Go, G2-1, nakapatay yung Team Chick, actually. Yeah, 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 nakakuha yung Team Chick, actually. I'm actually trying to spot out, no? For the most part, in little instances, NXP pa rin yung proactive dito. Pero hindi na sila ganun ka-super committing, ka-super highlight, ka-super high risk, high reward moves, no? They're still being controlled naman. Pero hindi rin naman masyadong super safe din. Alam mo yun, they're punishing Team Chick pa rin naman. And siguro, alam mo naman to eh, alam mo tong pacing ng NXP eh. Andun sa H2O eh. In H2O, we trust, di ba? Oo, oh, man. Iba talaga. Ibang patubig ni H2O dito. Pero sa tingin ko, si Yahweh ang gumagawa ng ano eh. Gumagawa ng place dong eh. Pero kanina pa siya gumagaster dito oh. Pero pwede rin sa kasing asawahin ni, ano, ni Jester eh. At sawa silang dalawa. Ang aga yata ng Pectal Leaks na yun. Ah, hindi, kasi may backup nga pala. Pero Dark Knight Falls ang nahuli. And it's gonna be a big win here. Para sa mga membro kayo ng Next Play Solid Double Kill. Na kinuha ni Rene J. May a triple kill din. Kapag nakakuha ng kalmot mula doon sa Atlas si paring Jester. Hindi na malaga. Kuha na lang tayo ng turtle. Slowly but surely, NXP utilizing this Carmilla. The more na lumapit ka sa Carmilla, the more mas gusto niya Shinbu. At ganun ang ginagawa ng ultimate ng Fatal Links, lumalapit. And there you go, libreng Torre para sa NXP Solid. Ngayon ko lang nakita ng disiplina na ganito sa NXP Solid. Hindi na sila ganoon ka-aggressive, pero parang naaamoy na nila. Marunong pa rin sumagot. Okay. Kasi alam mo rin. Ang tama ka dun, Tol, ang nanggagamol na nga si Yahweh. Kasi binate niya si Jester. Noong nag-set up si Jester ng Fatal Links, eh, ginawa Dark Knight Falls kaagad. Maraming panlayan ng mga membro kayo ng NXP Solid, pero meron ng hindi makakatakas mula dun sa Fatal Links. There is under the that dina-deliver sa kanya tricks, and that is Jester. It's it. Pero ha, tignan natin ha, nakakuha ng isa dito ang Chick, pero saan nila yun makukonvert? Pwede na to, grab coin, at least makukuha. MB, sinubukan kumuha ulit. Wala silang makukuha ang bait dito. Binabantayan ni Rene J actually si kaibigang H2O on taking the Fiend. Actually, gusto na sana ni Jester kunin yun. Gusto ni Jester man gamul doon. But this time, pupunta tayo dito sa top lane. MB, mapupuha na rin. Ang galing sa idol ni MB doon, no? Sinagot niya agad nung lumapit na Hayabusa. Eh, di inanuhan niya ng Last Insanity under the verse para wala na talagang ka-intro-intro kung mag-overstay man yung Hayabusa, no? Oh. And, yeah, for no matter sa laro natin, and feeling ko kasi kapag nag-trade, kahit 1-for-1 yung maging trade ng X-Board tsaka Hayabusa, lugi yung Hayabusa kasi mas may demand yung Hayabusa na mag-scale, eh. Di ba? Oo. Oh, yung X-Board, kamaho yung magpatama. Oo, tsaka rabaho ng X-Board magpatama, eh. Lalo na kung immortality build. Trabaho niya yun eh. Trabaho niyang pwedeng mamaya terps eh. Kasi yung Piraga armor niya nagre-reset after the immortality, meron ka ulit. So ngayon, may depensa na naman para sa Team Chicks dito. Yahweh pa rin! May deadly. Mo, Freshin. Oh, deadly lang. Arrow? Arrow mula Chester. Wala yata tamahan doon mga kaibigan doon in the middle dito. Team Chick now converging onto the top lane side outer turret. Meanwhile, syempre lalapit si Seth dito sa may mismong turret. Very interesting, Seth pala is holding a thumbs here. Oo nga. Hindi na yung ano, yung the usual na explosive carry, no? Aring Shin. Flank mode, thumbs to, na nasa bottom lane. Pwede to tapatan ni Rene J, pwede sila mag-outplay, pero both of the teams setting up for the turtle, pero mukhang lamang sa zone ang team ng NXP. The arrow, once again, hitting, pin-up na dito ni Yahweh, yung kanyang bulaklak. Ayun, bumuka ang bulaklak, pero walang papasok na Reyna. Pero tumakpa yung pana doon sa batang gilid, hotdog! Hindi niya kinaya ni hotdog. Hindi pa tapos yun, kasi after nung bumuka ang bulaklak at walang pumasok na Reyna, sumayaw ng chacha naman si Yahweh dito bilang palapit. Ayun ha, ang saya-saya. Nating naman, may bumtiaya, biglang namatay, hindi lang si Chester patare na rin si Cass. Arrow ulit sa muka dito ni paring hotdog pa kaibigan. And that's it, 3 instantly puts in the hand dito ng mga membro ng Next Play Solid. Binumtiaya bumyawi ng NXP Solid and hindi kinaya ni paring hotdog. Let's look at the Gillette instant replay. Man, the setup from the threat of the arrow, nakita mo yung slowly na pag-poke ng NXP Solid. After the stun, easy arrow, hindi na matay, pero wala pa kami sa position, sabi ng NXP. Pumusition muna tayo. And then, doon, nagkamera. Not to mention, what is this? Parang, hindi walang pang-hassle kay H2O. Free hit lang si H2O. Nasa na nga si H2O doon, Tol. Wala akong nakitang malinis na yun yung overturn din, mga kaibigan. Very curious talaga ako ano yung background ng Kagura dito. Ano ba to? Parang preferential pick ba to? Hindi ba to adjustment pick man lang?
Bakit may Kagu Rabbit mula kay paring Cax, no? Naban ba yung Balir? Hindi naman support yung Kagu eh. Ay, oo nga, no? Main core nga pala to. Main core to. Ang naging, ano, naging offlane si Seth. Diba? Oo nga. And for the most part, diba si Seth yung ginagawang main core din muna ng Team Chick, no? Oo, tama. Again, napag-usapan natin kahapon. I think this is still debatable or not. Pero for our side, no, na mas preferable pa rin natin yung isang core yung bibigyan mo ng dalawang buff, no? Parang may isa ka pa rin talagang grabe. Pero so, grabe, oo. Oh. Grabe yung damage ni H2 Tol 1-6. 1-6? 1-6, Tol. Naku po, 1-6 dong. Ay, wala pa yun sa sweldo. Wala pa, 10 minutes lang ni Batosh ni. Ano lang yun yung intro lang? Intro lang eh, oo. Oh, yun yung bayad pag nagwa-welcome lang si Sakas eh. Si Batosh, oo. Magpakita nga lang. Pakilala lang yata. Appearance fee. Para kay Batosh. Abdi na rin kasi, double javelin, lots of critical on that part. Tapos Legion Sword din yung hawak dito ni H2O. And look at that. Here. Actually, kinit nga ni Chester dito with the custom leap coming in from Sent, but the damage is not there yet. Cax here. Actually, nanguhula na lang yata doon mula sa kanyang payong pinaaray ni H2O dito. Buti na lang hindi nag-proc yung crit. Sa totoo lang, pumayat yung crit doon kung nakritan niyo talaga aray. Actually, hindi wala na atong second volley shot doon, pero ayun yung mas kailangan ng NXP taking another kill and taking this free tower in the mid. Team Chick right now. Same situation as game number 1. Eto na, Tol. Eto na. Ang MPL, Tol. No? Nararamdaman, naaamuin na. Na-imagine ko na yung newsfeed ko mamaya, Tol. Na-imagine ko na rin si Boss Dogs, Tol, Tol. Nakasigil namin yung Tol. Kasi Tol eh. Muulang, Tol. Naku, eto na, pangabitik! Oh, oh, man! Naku po! Nakikita ako na, Tol, alam mo yun, yung mga mapipiratahing bods, yung hari ng mga pirata. YouTube! Ngayon pa lang ginagawa na yan! Yung thumbnail, nakasulat na yan, Tol! NXP! I-edit na! Ini-edit na yung thumbnail! Nasa MPL na. Ayun yun eh. Can you spell what NXP is cooking? May namatay dito. Sino nga ba yung dalawa para sa side ng Chick? At mukhang matitira lang. I will re-engage. Anyone else sa slaughter site? Si MP naman may iwan dito sa may pinakagitna. Dumating pa rin si H2O after dash kill. And that is the mega kill secured. Chester Bennington. Katabi pala yung Lord doon. Merong inhibitor turret push na ginagawa ngayon. Down for the bottom. 4-3. That's the head. Oh, man. Pero 3-4-3. NXP. Para kahit papano makakuha ng onting lead. Sacrificing 3 heroes. Team Chick right now on the verge of defeat. 12-6, Chester still alive, H2O still healthy, 4-0-5, men, yung ganong klaseng tower dive, hindi pa nga basag yung tier 2 tower, nilaban na nila, kasi nilalakas pa tong Chick eh, oo eh. Ako Tol talaga, ano eh, iba eh, ba't nabigay yung si Lina kay Chester? Lina G eh, no? Malayo yung ano yung performance ni Chester talaga, kung si Lina yun, tapos PNK. I would not really give the Selena sa next play solid dito. Pero just want to look into the items, Tol. Tignan mo na yan. Window of nature. Paano mamamatay yan? Paano mo dadalihin yan, Tol? 9K! Na 10K! Pa 10K na, Tol! On the gold. Nahawak dito. H2O, Tol. Ladies and gentlemen, there is a new superstar coming to town and the name is H2O. Oh, man. 3 digits, I think, 3 letters, hindi, 1 number, 1 digit, and 2 letters. 2 letters. Mainit, men. 6 digits, sweldo ni Butters. Sweldo ni Butters, every month. Hindi siya 8 digits pala yan, no? 80k, oo. Eto na, kukunin na lang nila dito ang mga buffs, and they will reset, but they will spread out the map. Parang Shinbu glowing one pa si MB para may onting init. Onting init, Kuya Shin.
This is looking bad for Team Chick, pero mukhang naaamoy ko na, mukhang naaamoy ko na talaga. Accounting for the possibilities, ha? Accounting for the possibilities. Again, this is still a main qualifier. Puso pa rin to, abutin ang pangarap, tol. Remember that? Jester can still set up a Fatal Links. Alam mo pwede yan. At pwedeng cleared by the Fatal Links. Although, there is a lot of doubt dito sa Kagura ni Kax. Yun yung overturn still hurts a lot, you know? And actually, pag sulit na sulit yung Fatal Links, full duration yun ang yun yung overturn. Yung double damage. Yung double damage ang yun yung overturn. Salo yun. Yes. Tama ka dun. Eh mo, inaabangan, oh. Hindi nagpakita sa mapa na naman. Itong Team Next Day Solid. Alam nila. Pero may iba to, eh. Yung lineup ng Team Chick kasi ngayon, hindi pang 5-on-5 na ano, eh. Na yung kagaya nung lineup nila kanina na damage, eh. Oh, tsaka alam nyo na, ano? Alam na ng next play, tol. Alam na ng next play, isang team fight na lang. Isang team fight na panalo na lang talaga. Oo, oh, kaya sinin. Kanila. Alam mo kung kanino yon? Alam mo kung kanino nakalagay yon para sa akin? Hindi lang kay H2O, eh. Matik naman yung kay H2O. Rene J yun, tol. Rene J. Pinanood na. Ito na yung ultimate duo siguro ng ano, next play solid, no? Rene J and H2O, tol. Rene H2O. Actually, I think it's a team effort pa rin. Kuya, of these guys, every day, tinitiis ang pangungutsaw ni Boss Dogs. Every day, tinitiis ang ang pag-chismis. Everyday tinitiis ang chismis. Dugot pawis ang binuhos dito. NXP solid, ladies and gentlemen, on the verge to victory. Team Chick, same situation as game number 1, Kuya Shin. Hindi sila makawala, eh. Parang every time na meron silang nakaka-counterpunch, nakaka-counterpunch sila ng tatlo. Parang ganun, eh. Napaka maingat din ang next play, tol, dito. As in, this is one in the bag na lang talaga. Inhibitor turret in the bottom is already destroyed. There is the mid lane side, there is also the top lane side. The Lurk is already pushing for the bottom. They can establish that one. Rene J! Rene J Potato, mga kaibigan! Nightline boss activated, went in for the set. Meron na burst dito, mga kaibigan, na nakuha niya yung set ni Kax dito. Rene J is there. There's gonna be the half-health destroyed mula dun sa Lord. But the mid lane is getting pushed here. Damien, yawin sa may pinakagitna. Tumulak yung Lord dun pa sa may gitna! Sabi pati yung Lord alam, eh, dalawang tore ang nakuha ng Lord dito, kakailang mechanics. Then lumingon yung Lord. Biglang liko. And just like that, that allows for the next play solid to encash some more. May isang minion lang yan. Eto na, bantayan niyo yung last minions dahil merong minions, mga kaibigan. Ladies and gentlemen, it's doing it! Next play, Predator Solid! They want this! They want the fight assault! They go for the base! That's it, ladies and gentlemen! Next play, Predator Solid will go to the MPL!